So yun guys, sinisprayan ko lang yung sa may pore niya. Sa may dito niya banda. Ayan. Tapos sa may taas niya dito, diyan ko siya sinisprayan. Tapos sa may tummy niya dito banda. Siyempre dito sa tummy niya. So ayan, diyan ko lang siya sinisprayan. So ayun guys, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pang anti-flakes at saka ticks kay Hero. It's like ano siya? Tawag ko? 3 years ko na siyang ginagamit. Ano ba yan? Nagte-take ako ng video. May muta ka pa? So ayun, yun na nga. 3 years ko na siyang ginagamit at saka basta sinerch ko lang din naman siya na parang home remedies ganun. Then kasi before this, gumagamit ako ng front lines. Then 2 years din ako gumamit noon para sa anti-ticks and fleas niya. Then tinanong ako ni Jowa, sabi niya, bakit daw gumagamit ako ng front lines? Diba ang gulo-gulo? Ang gulo-gulo mong bibi. Ayun, makala ka dyan. So, ayun nga, tinanong niya ako bakit daw ako gumagamit ng front lines. Eh, hindi ko daw ba alam na may side effect daw pala yung ano, may side effect daw yung front lines. So, ayun, pinakita niya sa akin, sinerge niya. So, yun nga, may side effect nga, guys, yung front lines. Pero hindi ko naman sinisiraan yung front lines, guys, kasi syempre chemical yun. So, ayaw ko rin naman na gamitin yun for long. Kaya ayun, tinigil ko. Hanggat maaga, tinigil ko. Kaya ayun, naghanap ako ng parang nakagod. So ayun, naghanap ako ng home remedies para sa ano, para sa anti-ticks and fleas niya. So kung meron man kayo nito guys, try niyong palitan yung front lines or anything na chemical na ginagamit niyo. Kasi nakita ko talaga sa mga video guys na ano, na nagkakaroon sila parang epilepsy ganun sa katagalan. Kasi syempre, parang napapasok siguro yung mga chemicals dun sa mga skin nila. So, ayun. Hindi ko alam. Pero, yun talaga, guys. Pero, nasa sa inyo pa rin yun kung gusto nyo ng front lines na pang anti-ticks and fleas. Kasi, lalo na ngayon dyan sa Pinas, diba? Na, grabe pag may ano, pag may ticks at saka yung may fleas talaga, diba? Hindi mo talaga, parang sobrang tapang ng mga ticks and fleas dyan. So, ayun. So, depende pa rin yan sa inyo. Pero, so far dito guys, for 3 years kong ginagamit, so far so good. Hindi po siya, katok na lang. Oh. Katok na lang talaga. Hindi po siya nagkakaroon ng fleas and ticks. Kasi, after ko din po, isa rin po sa mga tips ko, after yung ilakay yung mga aso nyo, try nyo hugasan or punasan yung mga paws nyo. Tapos, punasan yung katawan nila para maging malinis. So, ayun guys.
guys, hindi ko na ito mapatagalin kasi ang dami ko namang sinasabi. So, gawin na natin, ha? So, ito lang guys yung mga kailangan nyo. Apple cider. Mayroon pang isang brand ng apple cider. Yun dapat yung yun talagang ginagamit ko kasi walang stocks nung pagbili ko. So, ayan. Ang dami talagang benefits ng ano apple cider, guys. Then, ito yung empty bottles na pwedeng pang spray-spray. Ayun. Tapos, tubig. Konti na ng tubig ko. So, kasya na yan. Alam niyo pa guys, sa isang bote ng apple cider, kung hindi naman niyo ginagamit sa sarili niyo, ayun, sobrang tagal nito. Siguro umaabot ng ano, ng isang taon. O, isang taon. So, ayun. Kasi sobrang konti lang naman ang ginagamit ko dito. Tapos, ang tagal din naman niyang maupos. So, ayan. Pero, kunwari, matagal kayong lumabas. Like, maybe more than mga 3 hours to 5 hours kayo na sa labas, which is or maybe pumunta kayo, nag-hiking kayo, or nag-camping kayo, tapos sinama niyo siya. So, every yung pagkakaalam ko kasi sprayan niyo na lang ulit ng isa pa. Kasi hindi naman siya ganun talaga ka 20, I mean, hindi naman talaga siya 24 hours na magstay sa katawan nila. So, tansyahin nyo na lang kung gaano or kung kailan nyo ulit sila sprayhan. Kasi ako hindi naman kasi kami masyadong tumatagal sa ano sa labas. 1 hour kulang naman siya nilalakad. Pero 2 times a day yun. So, 1 hour sa umaga, 1 hour sa gabi. So, ayun. So, isang beses per lakad ko lang siya nisprehan nun. So, ayun guys. Paano ko ba to? Simula na natin. So, ayan. Lagyan nyo lang siya guys ng ano, ng half bottle ng apple cider. O sa totoo lang, kahit naman sa tao, di ba, madaming benefits yung apple cider. Kaya ayan. And may nakapag, ano rin kasi na, mayroon din nakapagsabi sa akin noon. Sabi niya, ayun, gamitan mo ng apple cider. So, ayan, tubig lang. Ginagawa mo. So ayan. Then shake niyo lang. Hanggang shake niyo lang. Ayan. Tapos yan na guys. Tapos na siya guys, promise. So, ito lang talaga yung ginagamit ko para sa anti-ticks and fleas niya. Kaya, ayan guys, kung gusto nyo talagang i-try to, at ayaw nyo ng masyadong chemical sa katawan ng mga aso nyo, ayan, i-try nyo to guys. Sobrang okay to para sa akin. Kaya, ayan. Pero, depende pa rin yan sa inyo guys, ha? So, ayan, share ko lang naman sa inyo kung ano yung ginagamit ko pang anti-ticks and fleas sa mga aso. So, yun guys, sinisprayan ko lang yung sa may paw niya. Sa may, dito niya bada. Ayan. Tapos, sa may taas niya dito. Diyan ko siya sinisprayan. Tapos, sa may tummy niya dito banda. Siyempre, dito sa tummy niya. So, ayan. Diyan ko lang siya sinisprayan. Hanggang dito na lang guys, and salamat ulit sa panonood ng aming vlog. Ayun. Ba't ang bastos-bastos mo? Nakatalikod ka sa kanila. Huh? So, ayun guys, hanggang dito na lang, and see you sa aming next vlog. And, ayun. Sit. Say bye-bye. Bye-bye!